Huwag pumunta sa banyo sa labas, lalo na kung saan may mga makulit na bata. Pag nanakaw ng tae ng ibang tao, anusin mo ang gusto nila. Bumangon lang siya para makita. Nagulat agad, nawala na lang ang tambak ng dumi, nakaipit na ba sa pantalon niya. Mabilis niyang hinubad ang kanyang pantalon para tignan. Hindi dito, hindi dito, nasaan ang tae? Paano ito nahulog sa binti ng pantalon? Itinaas ko ang pantalon ko para tingnan. Wala na ang tae, wala ang kaliwat kanan. Sinabi niya sa ina ng dalawang makulit na anak. Ang mga makulit na batang ito ay mas makapangyarihan, direktang nakikipag-ugnayan sa mga poachers. Una, atali ang isang makapal na bukal sa bakal na tarangkahan. Pagkatapos ay gumawa ng isang multi-purpose na balde na pandikit, at sa wakas ay gupitin ang puno sa kalahati upang harangan ang daan. Lumitaw nga ang mga poachers, itinaas ni Tinky ang kanyang crossbow at direktang binaril sa ulo ang babae. Galit na galit ang dalawa, nagmamadaling humabol, ngunit naharang ng isang bakal na pinto. Bumaba si Rowena sa sasakyan, nakalock ang pinto. Hawak ni Zulu ang AK gun na galit na hinayla ang gatilyo. Resulta. Mabilis itong hinarang ni Zulu ng bato, tumalikod at tinulungang makatayo si Rowena. Sa oras na ito, ang isla ay hindi masyadong masaya. Sa pagpindot bago pa makapag-react ang dalawa, isinabit ni Rhino ang dalawang pirasong karne sa likod ng sasakyan. Lingid sa kanilang kaalaman, patuloy pa rin sila sa pagmamaneho sa dalawang bata. Ngunit hindi nila alam na ang dalawang leyon ay nakasunod ng malapit sa likod ng sasakyan. Biglang may hamarang na malaking tuod sa kanilang daraanan. Magagamit lamang ni Rowena ang bakal na alambre para hilahin ang puno. Nang makita iyon ng leyon, sobrang nakakainis. Kung may sakuna, lahat ay tatakbo, diretsong tinapakan ni Zulu si Rowena, sumugod sa isang butas. Kung walang mali, ang butas na ito ay hinukay para lamang sa kanya. Kung mahulog ka sa butas sa labas, mangyaring huwag subukang umakyat, maaring mas mapanganib ito sa itaas. Si Zulu ay tumangging maniwala muli, hinawakan ang lubad at umakyat. Sino ba naman ang naglalakas ng loob na isugal ang buhay niya para hilahin ako? Ngunit si Zulu ay napakatigas ng ulo. Bumaba ka dito para sa akin. Si Zulu ay direktang binyantaan na lilipad. Layunin ang Hedgehog Cave, ulo pababa. Kuya, halika rito, bigyan ka ng mga specialty ng bahay natin, huwag kang maimantas. Sa partikular, masakit man ito o hindi, hindi natin alam. Gayunpaman, sapat na malupit ang hugis na ito. Gumamit ng puwersa si Zulu para mabunat ang tinik sa kanyang ilong. Ito ay malamang na nakapamanhit. Hindi lang yon. Nagbuhos din si Rhino ng 502 glo sa upuan, saka pinaandar ang maliit na motor at umalis. Tumingin si Zulu sa paligid, may isang tractor na hindi masama at umupo. Pindutin ang pindutan hintayin itong magsimula, makalipas ang isang segundo. Susunod. Sinindihan ni Rhino ang kandila, pagkatapos ay pinainit ng pula ang selyo ng elepante. Tinakpa ni Zulu ang kanyang mga mata at hinawakan ang isang gripo. Gumamit lang ng tubig para panghugas ng mata, convenient na uminom ng tubig. Resulta, hindi maganda ang eksenang ito, huwag mo nang panoorin. Tila naamoy ni Zulu ang barbecue, at pagkatapos ay tumama ang sakit. Muling naghagis ng mansana si Rhino sa opisina. Agad na nahimite si Zulu. Habang hinimite si Zulu, nagbuhos ng gasolina ang kakaibang Rhino sa bathtub. Nang magising si Zulu, nakita niya kaagad ang isang bathtub na puno ng mga bato, hindi na ito pinansin, at umupo. Ang tunog ng tubig na umiinit, hindi kailanman naramdaman ni Zulu ang gayong komportable. Sa oras na ito, kung mayroon pang isang sigarilyo, ito ay magiging masaya tulad ng isang diwata. Kita mo, nakuha mo ang gusto mo, isang sigarilyo at posporo ang dinala sa harap mo. Hindi na mabango ang nasa kamay niya. Agad niyang inabot ang isang sigarilyo at posporo, bumalik ang pangmatagalang bango. Bumunot siya ng posporo at sinindihan ang apoy, nang magsisindi na sana siya ng sigarilyo nang may lumipad. Nagdududa pa rin si Zulu, sinunog ng posporo ang kanang kamay. Malupit din ang mga bata, diretsyong isinabit si Zulu sa puno. Parang lalong naging miserable si Rowena. Nagbibisikleta ang babaeng ito, makalipas ang isang segundo. Hindi lang iyon, kumuha ng itlog ng ostrich si Tinky, tumayo lang si Rowena, nahulog ang isang itlog mula sa langit,
Aksidenteng nataman siya sa ulo ng walang lihis, nagkataong nakita ng inang ostrich. Sinubukan ni Rowena na habulin si Tinky, nawala ng mga itlog ang ostrich na hindi masaya, mabilis na tumakbo palayo si Rowena. Bumaba siya doon para sa akin. Nagkataon na nahulog sa teritoryo ng hipo, si Rowena ay desperadong lumangoy sa dalampasigan, kumuha ng isang talim ng damo upang iligtas ang kanyang buhay. Ang resulta ng headbanging sa Bar Isles. Ang pagtingin sa katiyakan ay marahil ang pinakamakapangyarihang pandikit. Ginamit ni Rowena ang buong lakas para tanggalin ito. Diretsong nagpakalbo. Inabot niya, kumuha ng puli, at tumakbo sa kabilang panig. Kung walang magbabago ay hindi ito posible. Tumama rin ang suntok ni Tainkai, napaupo si Rowena sa karuahe. Automatikong dumudulas, namangha rin ang mga unggoy sa gilid ng kalsada. Ang karuahe ng tren na sumunod sa riles ay direktang lumipad. Nabigo ang levitation at nakasabit sa puno. Dalawang magnanakaw ang ibinitin sa tulay. Nagising si Rowena, tumingin sa ibaba, halos nagbabantang maiihi sa kanyang pantalon, at mabilis na humingi ng tulong kay Tainkai para hilahin siya pataas. Nadama ni Tinky na dapat siyang maging mas excited, kaya gumamit siya ng palakol upang putulin ang lubid. Kita mo, dalawang malalaking unggoy ang nag-bungee jumping. Matapos makitungo kay Rowena, mabilis na tumakas ang dalawang bata, na muling nahuli ni Zulu sa labanan. Kinuha ni Zulu ang AK, pinilit ang dalawang bata na tumalon mula sa bangin, aksidenteng nakita ng ama ni Tinky. Kumuha siya ng isang dakot na putik at hinulma ito sa isang puno. Sinong nagsabi sayong ay bully mo ang anak ko? Napakalaki nga ng Zulu, kaya hindi pa rin siya namatay. Matapos makainom ng sapat na tubig ay umakyat siya sa pampang. Nakita iyon ng elepante, hindi ba ito ang lalaking may baril na nananakot sa akin? Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit at umupo sa ibabaw niya. Dito nagtatapos ang pelikula, sundin ang Black 5, ang susunod na yugto ay magiging mas kawili-wili.